Hello guys, welcome back to my channel June and Family. Guys, ang project natin ngayon ay isang magawa tayo ng power supply. So unahin natin gawang pwede gawin at ito ay multi-tapping tool dito, center tap, may center tap 3 amperes 0, 12 volts. Pwede ka magawa din 24 dito. So ang gagawin natin guys, magawa tayo mga iba-ibang klase sa ano, may half wave, may full wave at saka bridge type. So sige, samahan niyo ako guys, para maano ninyo, mapanood ninyo. Una nating gawin, pwede direkta natin dito ang half wave. So ito ay ang sign diyan sa diode. Itong diode ito ay IN5401. Mataas itong amperahe niya, 6 amperes to. Ito ang positive. Basta may guhit yan, positive yan. So ilagay natin dito ang hinangin muna natin guys. Ipakita ko sa inyo paano paggawa ng iba-ibang power supply. Kahit hindi regulated, hindi ko nalang pinoto yan guys. So ang positive niya ay hindi ito, so dito ang 0, 12 volts. So para masubukan natin, sunod guys, ilagay na natin yung kapasitor. Ito lang ay simpleng half wave na hindi regulated. Nawa, simple lang to guys, madali lang to, ano, DIY. Pwede na nag hindi na ka nag ano dito, basta may susundan na lang eh. Yan guys, yung negative, meron naman nakalagay sa capacitor negative. Ang ginamit ko dito guys is 1000 microfarad and 50 volt. Kasi in preparation to guys, magawa ako ng regulated power supply. Pero itong ginawa ko ay isa lang mo ng unregulated power supply. So ang negative dyan natin lagay sa 0 guys, sa center tap. Kasi full half wave to na 12 volts. Tapos dito ilagay natin sa positive, yung positive na out sa yan guys. Ito lang yung presentation para malaman ninyo. Ganun kasi simple lang guys. Wala na itong mga ano na ilaw. Yan lang kasimple. So pwede natin testingan guys para malaman natin ang out niya. Yan guys, isip natin sa DC volts. Yan, automatic naman ito reading. So subukan natin yung out guys. Yan, makita ba ninyo, ito ay tawag na half wave, ang half wave power supply. So ang positive is here dire guys, to ang negative is dire. So dito natin eh ano, test natin. Tingnan mo guys. 16 ang reading. Dahil hindi ito regulated. So kung i-load mo 'yan guys, magto 12 volts 'yan dahil lang ito sa capacitor nga nilagay, kaya 16 yan siya. So no problem yan. Pero magawa tayo ng regulated, another circuit yan i-install natin. So yun ang half wave guys na 12 volts. So ito kay center tap to guys. Ipakita ko muna rin din yung ang paano ng connection guys para maintindihan niyo. Para mag-gets nyo guys, para ano natin,
i-drawing natin guys. Yun ang half wave yan guys. Ganito yan. Transformer input yan. Lagay din to kasi may center tap to. Equal 0 to 20 volts equals 110 volts. Dito sa kabila guys. With center tap din. 0 12 volts. So yung ginawa natin guys, dahil half wave dito ang diode ganon, tapos ganon yan ang positive, yung may marker dito guys, yung marker dito yun, dito yan positive. So dito ang ano nilagay natin, so dito ang capacitor guys, yan negative yan, positive yan. So may out tayo, tinisting natin nga 16.7 volts, kasi unregulated nga yan guys. So yun ang ano guys, nga simple lang nga ano tapping. So kung sa drawing maganda titingnan, pero sa actual wala na, pwede na i-direct ninyo eh. Hindi na ganito, balance dito, ito pwede na i-direct dito kasi parehas naman yung 0 dito 0, kaya nga dito direkta yan, direkta natin yung positive dito sa out sa diode, so naging 16 volts unregulated yan guys. So ang ipakita ko na naman sa inyo guys ay ang unregulated 24 half wave. Gawin natin itong half wave guys, paano? Titingnan natin guys. Tanggalin lang natin guys. Ito. Yung 0. Kasi i-add lang natin 12 kabilaan, 12, so naging 24 yan guys. So ito ang gagamitin natin, ground. Yan. Either din, pwede din balikta rin. Ito ang ground, ito ang past, dito ang hotline niya positive. So, ngayon, nakasimple guys. Ibalik lang ninyo. So, ang tapping naman dyan guys, ganito rin niya guys. Yan. Center tap. 110 volt, 0 to 20 volts. Sa kabila, center tap 0 12. So ang gagawin na natin guys, dito na naman ang diode, yan, dito na naman ang ground. So dito natin lagay ang capacitor, negative, dito ang positive, so dito ang out. So ito yung kalabasan niya guys, nilipat lang natin kasi dito, nilipat lang natin dito sa baba. So, parehas lang din, nilipat lang sa baba. So, tingnan natin guys. So, nag 24 volts. Saksak na natin guys. Yan. Saksak natin guys. Para magkakurente. So, testingan natin guys. DC pa rin guys, makita ba sa inyo ay masyado lang ano sa liwanag. So ganun dahil gaginawa natin yung kabila ang 0, dito ang negative niya, so dito pa rin ang positive. So makita ninyo yan guys, naging tumaas guys, nagdoble yung 16.7, ngayon naging 33.7, so unregulated din yun guys, so naging 33.7. So dalawang ang 16.7 kanina, so ngayon naging 37, naging bunutin natin guys. So dito ang out nya is 33.7. So nagdoble nga dito, is 16 ug dito 16. So naging 33. So tama nga guys.
So ayan, yan nga dito 6 from 0 to 0, so dito rin 0, 16, so dalawang 16 maging 33, pero i-regulated natin ya guys, pwede 24 volts lang ya guys. So dami pa tayong magagawa na filter ayan na para maging 24 regulated pa at saka adjustable din yung gagawin natin guys. So yun, i-show ko lang ninyo para nagagawa din naman talaga ano naging 24, pero dahil ka unregulated ganun ang mangyari. Pero i-load niyo yan guys, 12 volts na, walang problema yan, dahil lang yan sa capacitor kasi mataas nga yung ano, 50 volts kasi ang ano guys, 50 volts ang nakalagay. So maganda naman yung taas allowance na guys, para yung storage niya mataas din, tagal maganda drains, kaya nga nilagay yan para sa kung may circuit na regulated circuit, kasi yung response niya sa drain hindi madali yan masisira kasi 50 volts, pero pwede naman lagyan ng 25 volts lang yan. So yun, nakita na ninyo ang half wave na 12 volts at saka half wave na 24 volts. So magawa tayo ngayon ng full wave na guys. So ang gagawin natin guys is dalawa ng diode guys. Full wave 12 volts lang ba? Is na magawa sa full wave. So tatanggalin natin to guys, yung capacitor. Yan, tapos lagyan natin ang diode dito. Tanggalin muna natin tong tester natin. Ayan guys, nalugtong na natin. So ang negative ang ground niya ta guys, dito sa center tap niya guys. Yan. Yan ang full wave guys. Dito natin ang drawing yan guys, ganito na din guys. Na full wave niya siya. On 10 0 220. Zero, 12 volts. Ang ginawa natin guys is ganito, dalawang diode positive, so pinag-abot na natin ang positive guys, tapos ito ang ground, zero dito, ito ang test point natin, so ito ang positive, so nilagay lang natin yung capacitor dyan guys. Yan, diyan ang capacitor. Yan, negative and positive. So dito tayo ang test point natin, dalawa. Yan ang ano natin guys, yung dalawang diode dyan guys. Yan, tapos pinagdugtong. Yan, pinagdugtong natin. Tapos ang capacitor. Yan, tapos dito sa center tap yung ground. So tingnan natin kasi ang result kasi yan ng half wave guys, pag half waves ganito lang kasi yon guys, half wave, so may putol, may cut off, daily full cycle yan, ganun lang yan sa every cycle, ganun lang yan siya, so may times na nagbabakante siya, paras na sila half wave. Pag nag full wave kasi guys, ganito na yan guys, complete cycle na yan guys, yung full wave yan guys, yung itinawag ng full wave, ito ay half wave, so half wave lang siya, may cut off, tapos ayun na ito cycle, isa may plus and minus ang ano niya, yung akit niya siya. Sana may ano mo tayo sa idea guys,
based on my skill and talents, may share ko sa inyo. Sana mayroon kayong makuha kahit pa paano, mapaliwanag ko kahit mga simple na bagay. So yan guys, maganda o ba ganito, pag dito na, subukan natin. Subukan natin guys ha. So ayan, yung isa ka spread na wala na ba ito. Iyon natin guys. Ayan. So ang tester natin guys, nakasit pa rin tayo, sana makita ba ninyo. Ang negative natin dito na guys. So dito ang positive. Sa full wave niya. So 17 ang ano niya guys, 17.2. So 17.2 yan. 17.2 ang out niya. So mas taas, taas yan na ano, sa half wave 16.7, pag nag full wave 7.2. Full wave na siya. Kaso di tayo na makagawa ng full wave sa ano, 24 volts kasi wala na siyang center tap. Ano, kasi 12 volts center tap kasi ito. Dapat siya nagawa itong full wave 24 center tap. So pwede lang magawa natin sa 24 half wave kasi pwede pagsama natin ang dalawa maging 24 yon. So ito sa bridge type pwede tayo makagawa ng 12 volts. Pwede dalawa dito o dito, bridge dito, dito 12 volts. Tapos bridge natin ang 24 volts. Pwede natin i-bridge type. So yeah, sa sunod guys, sa part 2 ay ilagay ko ng kasi mahaba-haba 'yon. Dito lang muna yung ano ko, yung half wave 12 volts at saka full wave na 12 volts. So sana guys magbaguhan ka pa dito sa channel ko. Please subscribe my YouTube channel, John and Family. Pwede na rin like, share, and comment. And don't forget to click the notification bell para updated kayo sa mga ina-upload kong video. Yun guys, di kayo magsisi pag sunusundan ninyo kasi ito ay informative, DIY, repair sa aking kunting skills. So, sana may nakukuha kayo. Na idea, madagdag sa inyo kaalaman. So thank you for watching guys. To God be the glory.